Guys, happy Wednesday. Sabi ko kagabi sa vlog, next vlog ko probably yung birthday na ni Zach, but I realized why not just vlog today din to, you know, record my last day. My first day of my last semester. So, yeah, day one tayo ng ating last semester, and at the same time, mabavlog ko si Zeb later on sa uwian. Oh my gosh. So yeah, para may record din si Zeb ng kanyang first day of grade 4. 5. Ano ba? Ito ako. So yeah, it's 6:57. Hindi, mali yung time. 6:56. We need to go around mga 7. I'm just finishing my apple cider. I'm hoping na masakay akong bus ay hindi ganun kapuno. OOTD, dahil malamig pa tayo this morning. This morning malamig, pero mamaya tanghali, hapon, 20 degrees, mainit. So, yarn, wait lang. Ayan, so, naka-all black ako. Pero ito, sleeveless, just in case mainitan. And then, we have the cardigan kasi nga, ang lamig. Sa labas, maglakad ngayong umaga. And yeah, mag-brown or nude flats lang ako. This is Zeb's school supplies for this year. And ang kanyang indoor shoes for school. Kasi, when they go to school, they have to bring an indoor shoes. Kasi they change shoes pag galing sila, like ngayon sa umaga pagdating, pagpasok nila, hubarin nila yung suot nilang sapatos, and then magpapalit sila sa indoor shoes. Anyway, I gotta finish this quick and we need to go. Di ba pala ako nagli-lipstick? Alright, let's go guys. Nalita ko ng labas ng 2 minutes. So, kailangan natin bilisan maglakad. Hopefully, hindi ka mamiss ang bus ko. Usually, on time naman sila. Especially now na nakastart na ng pasukan. So, let's go. We made it, guys. Tayuan na yung bus. Pero nung pagsakay ko naman, hindi pa ganun karami. Pero, as we moved along, yung pasikip na ng pasikip. Anyway, we're here. It's 7:30 pa lang. Okay, guys. Andito na tayo. It's 7:44. I still have 15 minutes. Parang ayoko pang umakyat. Breakfast secured. We have hot chocolate and egg and cheese muffin. Ayokong magkape dito kasi gusto ko, I want to make my iced coffee at home later. So, hot chocolate tayo. And since malamig din naman, yan, tsaka muffin. Pero, maya-maya pa natin kainin kasi nga, diba, uminom ko ng apple cider. Let's make it work first. Wala pang ano yun. Naubos ko siya ng 7. So, wala pang 1 hour. Anyway, my building will be this building. Yun. Ang last class ko na dyan sa building na yun was second semester pa. Nung third semester ko, wala akong class. So, yes, it's gonna be my ano ulit. First time, hindi mo first time. Ngayon na lang ulit ako magkaklase sa building na yan. Anyway, andun na yung isang kaklase ko sa room daw. So, akit na kaya ako. May kasama na ako. Today is financial accounting. Tomorrow is management accounting, I think. Yeah, financial accounting. Tomorrow is finance management. Iba pa to. Tsaka management accounting. Anyway, so tara na nga, may bubuyog. Let's go upstairs. Alright guys, umiyan na tayo. Hindi natuloy ang aking driving lesson for today. Supposedly,
dapat rin after class ko yun. Because, i-message sa akin na matay daw yung tatay nung dapat magtuturo sa akin. Ang ka-message ko kasi yung babae. Pero ang instructor, yung asawa niyang lalaki, of course. Ngayon yun, sabi niya, namatay daw yung tatay. So, as in today lang, ngayon lang. So, hindi kami tuloy. Reschedule na lang if I want to. Like, sige, I understand. So, uwi na tayo. Grabe, first class today. May assignment na kami. Hey, kailangan nang bumili ng libro. Alright. And we're back home. Para wala nangyari. But, yeah, walang, no time wasted yung aking first professor. Talagang, we got right into it. On our first day, kasi, ano din, marami siyang, maraming madadaan ng holiday yung class namin. So, kukulangin kami sa time. I mean, marami kaming parang day na walang pasok. Mga hindi mo super dami. Two or three class days namin yung masasagasaan. So, kaya we really need to, you know, i-squeeze niya lahat ng mga kailangan namin i-discuss for the next 15 weeks nga ba? So, yun. Tapos, and I was expecting, kasi yung pangalan ng prof is Cecil. So, I was expecting a woman, a lady, a female professor. Pero, lalaki pala. Hindi ko na-expect na lalaki pala yung prof namin. And he's Jamaican. By ethnicity. Hindi ko alam kung Canadian citizen na siya ngayon. Pero, he's been teaching for 4 years daw sa SAIT. But he's been teaching for 22 years. So, matagal na. So, ayun. Kinakabahan ako sa subject na to. At mukhang madugo. Mahirap lahat naman. Lahat naman ang accounting subject ko madugo. But I'm crossing my fingers. We'll pass this with flying colors. So, yeah. Anyway, kakain na kami sa labas. Kasi hindi naman nagluto si daddy. Hindi mo talaga ma-expect magluto yan ng anything na, you know, basta puro prito lang yung ang niluluto niyan. So, and I don't have time to cook. And I have work pa at 1 o'clock. Work from home ako today sa aking work sa SAIT. I have not, hindi ko na maalala. Yeah, I have announced that. Yeah, I've been working with SAIT from July, August, September. So, going on 3 months. And yeah, it's a mix of, I work with the International Center again. So, ang ano namin, ang concentration namin is more on sa international students. So, emails, answering phone calls, doing events, and yeah, like ito yung nakalipas na international student orientation. We were there for 2 days from 7 a.m. up to, yung first day namin was up to 3, yung second day namin was up to 1. And then on other days, so parang ini-schedule kami. So for today, for example, today, you'll be answering emails. So yeah, emails, or like on Friday, ang duty ko is phone call. So, para akong call center dito, I have my headset and all of that. Ang yung mahirap lang kapag ka, yung may mga times na sobrang daming tawag as in sunod-sunod. Parang talagang feeling ko talaga call center ako. So, yun. But meron days naman na madalang yung calls. So, swertihan. Hindi mo masabi. Meron akong isang araw na naka-duty ako, like for yung 4 hours shift ko, I received 33 calls, and that is a lot already. Parang ako na yung record breaker. Sabi ko nga sa lahat sa amin, ako na yata yung naka-receive ng ganong karaming call in one shift. Kasi yung shift namin usually 4 hours. Kunyari, either email or phone calls, 4 hours bigay. Except for like, yung katulad ng airport welcome, di rin ako nakapag-vlog. Pero I've vlogged that before, nung nag-volunteer pa lang ako. But this time, when I did the airport welcome,
as an office assistant. So, bayad na tayo dyan. So, ano to, minsan meron kami 5 hours, minsan 3 hours lang. Depende kung ano yung schedule na ibibigay ni nung boss namin. Kasi binibase niya rin yun sa mga flights ng mga international student na parating. So, minsan, yeah, like, 2 days lang ako na-assign sa airport last August. Meron akong day na 5 hours ako, tapos merong day na 3.5 if I remember correctly. So, yeah, iba-iba yung oras din namin. And right now, marami nag-i-inquire din kung effective na yung 24 hours. Kasi dati, di ba, 20 hours lang. Ngayon, tinaasan ni IRCC, ni Immigration, na to 24 hours. Pero wala pa kasing announcement ng effective date kung kailan yung mag-e-effect yung 24 hours. So, that's one of the most asked question or frequently asked question sa amin sa International Center is kung pwede na sila mag 24 hours. Advice is stick to 20 because wala pang effective date yung in-announce ni IRCC back in April. So, mahirap na magkaroon tayo ng problema in the future. Sobrang daming changes sa immigration for the past couple of months. So, parang you feel so unstable and insecure. Hindi mo alam, like, next year ba nandito pa kami? Yung mga ganong question na mabibigyan ba kami ng work permit after graduation? Marami tayo, lahat tayo dyan ay nangangamba. So, kailangan may plan B. Like, si Vince nga, nagsesearch na ng mga school sa Pinas para sa mga bata. Like, magkano and all of that. Kasi, you never know. Kaya, that causes a lot of stress and anxiety, I know, for all of us na nandito as international student. But, you know, just be prepared, be ready. Hindi natin masasabi. Hanggat hindi tayo PR kasi wala tayong seguridad. Kung makakatagal tayo dito, makastay tayo dito. So, we'll see where this goes. Anyway, we need to go. Pero hindi namin alam kung saan magkakain. Okay, doon tayo makain sa Noodle House. Pho Ha. Vietnamese. Dahil gloomy day today. Malamig. And perfect day to have some pho. Or soup na may higop. I'm eating na. I'm having satay na seafood pho. Tomorrow you will be. So Zach is having chicken wing. Daddy I vermicelli noodles with, you know, toppings. 4 days until my birthday. Let's eat. Okay, time to pick up Zeb. Break tayo secret sa work. Para makasama ako pagsunto kay Zebby and ma-video ko siya or ma-picturean ko siya. Hindi ko alam kung hindi niya nakaklase yung girl na kaklose niya or parang bestie niya nung grade 3, 4, 4. Hindi niya nakaklase. So, baka sad siya. Okay, let's go. Nabasa na ni Zeb. Dito yung pinto na lalabasan niya. Obviously. Dito lang sa kotse. Since tapat lang naman. I wanna see yung itsura ng teacher ni Zeb. Sabi ni Daddy, sino ka mukha? Ha? Huh? Sino ka mukha ang teacher ni Zeb? Dr. Pimple Pop. Na bata. Si Dr. Pimple Pop. Pimple Popper daw yung kamukha nung teacher ni Zeb. Bago kasi yun. So, yeah, I wanna see. Home! Hi! Where did you come out? We're waiting for you here. Yeah. I thought you were gonna come out. We have to take the other door. Why? I don't know. Mommy wants to... Hey guys, dinner na tayo. Actually, ayoko naman talaga mag-dinner na. Like I said, usually nag-cucumber ako. Pero sabi ni Daddy, ubusin ko to. Ubusin ko yung tira, which is, ta-da!
Nakasabi ko lang kanina, hindi nagluluto si Daddy, pero siya nagluto ngayon, burger steak. Which is very easy lang naman. Pinrito lang yung, meron kaming burger patties dyan, tapos meron kami ng gravy powder na, powdered gravy. Nalulutoy lang. Kasi, I'm just busy. Stress na stress ako. Pero hindi pa rin na-resolve yung problema ko. Meron kaming subject last semester, which is yung cost accounting or management accounting 1. And then may continuation siya this semester, management accounting 2. So, yung libro, quotation mark kasi, online lang naman yun, hindi siya actual libro. Online access yung babayaran mo. So, yung libro namin last semester is supposed to be the same one for this semester. Parang continuation. So, sabi nung professor, nung ngayong professor, actually, hindi ko pa nami-meet yung professor ko for this semester, for that subject. Pero, kilala ko siya kasi siya yung dati kong professor sa isang accounting subject ko. But anyway, kasi kachat ko kanina yung mga dati kong kaklase dun sa accounting, sa management accounting 1, kachat ko. Kasi kanina, yung class nila sa management accounting 2. So, during the class, sinabi nga daw na i-access nyo nga to kasi it should be the same. You don't have to pay or you don't have to buy again. So, the rest of the class, okay yung kanila, nag-work, nag-go through. But yung mga kaklase ko dati sa management accounting 1, na kami-kami yung parehong professor, may mga problema yung account nila. Hindi sila magka-go through. Pinapa-purchase sila ulit. Pero yung mga ibang estudyante na under sa ibang professor last semester, okay yung kanila, naka-go through. So, nagka-chat-chat nga na, na-try mo na yung sa'yo, tinanong ako, na-try mo na yung sa'yo, ma'am, kung na-access mo. Sabi ko, eh, since hindi pa nga kami, bukas pa lang yung first meeting namin, so hindi ko pa yung binubuksan or what, pero na-curious ako, sabi ko, sige, try ko. Pag-try ko, ayaw din, hindi nga ma-access. So, hinihingan ako ng bagong access code or hinihingan ako ng access code or magbumili ako ng bago. So, after a while, tinanong ko sana, so ano nang balita? Ano nangyari? Sabi ng classmate ko, nag-chat daw sila, lahat sila. Tatlo sila or apat? Apat sila magkakaklase na dati kong kaklase sa management accounting 1 na magkakaklase sila ngayon sa management accounting 2 na yeah, kanina yung class nila, ako bukas pa. Ano, nag-chat daw sila sa chat support nung website kung saan binibili yung libro. And matagal din daw, inabot din daw ng isang oras yung isa, ganyan. So, ang daming tanong. At the end of the day, binigyan sila ng access code. Tapos ako, din nag-chat na ako at sinabi ko yung problema, ano yung issue, ganito, ganyan. Ang daming sinasabi na parang hindi daw pwede. I need to buy a new book or parang I need to pay for another access, blah, blah, blah. Why? Parang lahat sila, pare-pareho kami ng problema. Ako lang bibili ulit ng libro. Parang, it's not fair. Bakit hindi niyo ako matulungan? Dalawang oras kami sa chat. Buti nga, ayoko tumawag sa customer service. Buti meron silang chat support. Kasi at least nakaka-multitask pa ako ng ibang ginagawa. So, yun. I-stress ako. Ito, ayaw kasi yun eh. $100 na naman yun eh. Yung isa naming accounting subject last semester, yung financial accounting naman, hindi talaga kami gumamit ng libro. Again, it's an online thing. Kasi wala kaming assignments. Wala kaming kailangan sagutan. So, lahat naman ng mga exercises, problem, may copy na yung professor namin. Tapos, napakita niya na lang ganyan. Ang issue lang niya, meron siyang assignment.
And yung assignment na naka-Excel file, kailangan i-upload daw doon sa libro, doon sa online na libro. O di sige, habi ko paano ma-upload itong assignment kung hindi ako bibili ng libro. So bumili ako, $100. But in, at the end, nung malapit na yung due day, sabi nung professor namin, no, it's okay, you can just email it to me. What the... Hindi namin ginamit yung libro. Hindi namin ginamit yung libro. Hindi. Hindi namin ginamit yung libro. So, bumili lang ako noon para lang sana maipasa ko yung assignment ko. But, at the end, meron ako mga klase na nagmatigas. Hindi ako bibili. Hindi ako bibili hanggat up to the last minute. Kasi nga, hindi naman namin ginagamit. Kasi nga, meron na siyang copy ng mga problems, exercises na kailangan namin sagutan. So yun, tapos syempre yung mga hindi bumili, nagre-request na, pwede pong send na namin by email. Hindi pumayag yung teacher namin. So at the end of the day, sinabit ko lang din by email yung aking assignment. So nagsayang ko ng 100 doon. So hindi ko alam, I don't think so, na it's the same thing na parang, ano siya, continuous. Hindi ko alam, hindi ko lang sure. Pero parang hindi. Anyway, yung breakfast na binili ko kanina, hindi ko nakain kasi nahiya akong mag-noise. Parang ang tahimik ng class kanina, ang seryoso. Pwede naman kumain during the class, I feel like, kasi we've done it like since first semester. Pero yan, nahiya lang ako magbuka. So yung hot chocolate lang yung nainom ko kanina. Tapos pag-uwi namin, pag-uwi ko, di ba, nagkumain din sa labas. Sabi ko, iti-dinner ko na nga lang to. Pero yan, doble tuloy yung dinner ko. Wala pa akong gana kasi stress ako ng malala. Sabi ng mga kaklase ko, mag-chat daw ako ulit para mag-fall siya to sa another person. And, ano, kasi ganun din nangyari sa isa kong kaklase na sinabihan siya na bumili. So, kinlose niya yung chat. Tapos, nag-start siya ng new chat and ibang tao na may nakausap niya sa kanya, binigyan siya ng access code. So, kaya ko sige bukas naman kasi na-drain na ako. Na-drain na ako sa 2 hours sa aming pag-uusap. So, tatry ko. Tsaka, itatanong ko din yung professor ko bukas. Nakakairita. Anyway, so maybe I'm just gonna end this vlog kasi, ano tayo? I'm out. I'm so tired. And, I'm gonna continue my assignments sa aking early childhood certification. So, ito na to. Tapos na. Alright guys, thanks for watching. Good night.